Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa insidente ng sunog kung saan patay ang tatlong magkakapatid matapos matrap sa nasunog na bahay sa isang residential area sa Taytay, Rizal. Nagpa-patrol, Liza Aquino. Napasugod ang mga tauhan ng BFP sa Barangay Dolores sa Taytay, Rizal matapos masunog ang isang compound sa lugar mag-aalas 9 kagabi. Ayon sa BFP, tatlong bahay ang nasunog na tinitirhan ng tatlong pamilya. Magkakamag-anak ang lahat. May ilan ang nakaligtas, pero tatlo ang kasamaang palad na natrap sa loob ng isa sa mga nasunog na bahay at namatay. May tatlo pong babaeng na nasawi doon. At lahat po sila ay matanda na po. At yung isa po ay PWD po. Bali, palikod po ng bahay. Pa-exit po sila eh. Pero naabutan na po sila siguro doon. Kinilala ng kaanak ang mga namatay na sina Gloria Valera de Selva, 77 years old, Elvera Valera, 72 years old at isang PWD, at Celerena Valera, 59 years old. Ayon sa BFP, nag-umpisa ang sunog dito sa bahaging ito ng compound at mabilis na tumawid sa iba pang mga bahay hanggang sa umabot na nga dito sa bahay kung saan nakatira ang tatlong nasawi. Kwento ng kanilang kaanak na si Lorna, nakalabas ng bahay ang dalawa sa magkakapatid pero bumalik silang muli para sagipin ang kapatid na PWD. Mga hipag ko yung tatlo na yun. Wala, inilabas na ng pamangking ko. Ngayon, nung inilabas siya, babalikan yung lumpo, bumalik pa uli sa loob. Patuloy na inimbestigahan ng BFP ang posibleng dahilan ng sunog, lalo na't walang tao sa loob ng bahay na sinasabing pinagmulan ng apoy. Nahirapan din silang pasukin agad ang mga bahay noong kasagsagan ng sunog. Bawat tapak nila sa tubig at sa yero, nakukuryente po sila. Yung wire po, nakadikit po sa bakal na po, tsaka sa tubig po. Umabot sa unang alarma ang sunog bago na apula, makalipas ang 40 minuto. May paalala naman ng BFP para maiwasan ang sunog. Iwasan po nating iwanan ng nakasaksak at naka-on yung ating mga appliances. Ano? Kagaya rin po ng pagluluto natin, huwag rin po natin iiwanan. Dinala na sa punerarya ang mga labinang nasawi sa sunog habang nananawagan naman ng tulong ang iba pang mga nakaligtas. Liza Aquino, ABS-CBN News. Meron lamang po kaming paglilinaw sa aming unang nai-report ng Webes kaugnay sa datos ng sunog na naitala ng Bureau of Fire Protection. Sa naturang datos, ang mataas na bilang ng mga sunog tuwing buwan ng Abril na umabot sa halos 23,000 insidente ay tumutukoy po sa kabuuan bilang ng mga naitalang sunog ng BFP sa nakalipas na 10 taon mula 2013 hanggang 2023. At base rin sa nasabing datos sa nakalipas na 10 taon, karaniwang nagsisimula pong tumaas ang insidente ng sunog tuwing buwan ng Pebrero at dumarami pagdating ng Marso at Abril. Tuwing buwan naman ng Abril nakapagtala ng pinakamaraming insidente ng sunog. Pangalawa ang Marso na siyang Fire Prevention Month. Huli sa CCTV ang pag-atake ng dalawang snatcher sa magkaiwalay na lugar sa Quezon City. Parehong nakamotorsiklo ang mga suspect na agad ding naaresto. Exclusive, nagpa-patrol, Zian Ambrosio. Sa CCTV sa Barangay Paraiso, Quezon City, pasado alas 11 linggo ng gabi, nakuna na isang nakamotorsiklong lalaki na biglang nag-U-turn. Paglapit sa target na babae, hinablot nito ang cellphone ng biktima. Hinabol ng babae ang suspect para mabawi ang cellphone, hanggang sa matumba ito at halos makaladkad ng motorsiklo. Nashock po talaga ako nun, as in, parang yung reaction ko nun is gusto ko talaga pong lumaban tas makabawi. Although po talaga pong mali yun, syempre baka po may mga patalim. Pero yung adrenaline rush ko po kasi, yun po yung instinct ko na gusto ko mabawi yung bagay kasi importante po kasi talaga siya. And like, andun po kasi yung contact ng hospital sa yung emergency sa family ko, yung sa doktor, sa work ko, personal details po about sa mga bangko. Agad naman natuntun ng suspect dahil sa GPS locator ng cellphone. Nakita po ng ating patroller yung hinahanap po nilang motorsiklo na binigay po nung GPS locator ng phone na nawala. So pinuntahan po nila and
Nung time po na yon, nakapark po yung motorsiklo doon sa establishment and nakita, hinintay po nilang lumabas yung may dala ng motor. So after some time lumabas and na-identify po natin na ito po yung suspect and na-recover sa kanya yung iPhone na kinuha niya doon sa biktima. Humingi na lang po ang tawad sa biktima sa nagawa ko kasalanan sa akin. Nakakinuha ko po yung cellphone. Samantala sa Quezon City pa rin, kitang naglalakad ang isang babae sa barangay Sikatunan Linggo ng umaga. Nang biglang hablutin ng lalaking nakamotorsiklo ang kanyang cellphone. Sa isa pang CCTV sa Sikatunan pa rin, kita ang suspect na paikot-ikot sa lugar sabay humarurot paalis. Tangay na pala niya ang cellphone ng isang babaeng sinubukan pa siyang habulin. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Base sa investigasyon, 4 beses na siyang nakulong dahil sa iba't ibang kaso. Ang modus nito ay umiikot-ikot muna sa mga barangay kung saan mayroon siyang maghahanap ito ng mga bibiktima na karaniwang ay mananglalakad sa kalsada na nagsiselfon. Ginawa ko po yun. Kailangan ko lang po ng pera para sa magulang. Maharap ang suspect sa reklamong robbery, snatching at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act o paggamit ng motor sa paggawa ng krimen. Z.A. Nambrosio, ABS-CBN News. Pinukot ang isang lalaki ng 5 armadong suspect sa Santo Tomas, Batangas noong nakaraang Linggo. Nakunan din ng CCTV ang naturang insidente. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Pauwi na sa inuupahan niyang apartment si Jose Marie Estelier sa Barangay San Pedro, Santo Tomas sa Batangas mag-aalas 5 ng hapon noong Martes. Malapit na sa gate ng bahay nang sunggaban sa likod ng isang lalaki. Kasunod nito ang isa pa na tila may hawak na baril. Tumakbo rin ang 2 pa na agad kinapkapan si Estelier. Habang ang 5 lalaki, kitang may hawak na baril at nagmamasid sa paligid. Matapos ang ilang segundo, tuluyan ang naisama ng mga suspect si Estelier. Ayon sa Santo Tomas PNP, isinakay sa isang puting van na walang plaka ang biktima. Ayon sa mga gwardiya ng subdivision, nakapasok ang mga dumukot sa 27 anyos na biktima matapos magpakilala bilang mga kontratista. Nagpaalam sila na contractor sila. Meron kasing isang village dyan na meron mga kinoconstruct. Okay. So, all the while, alam ng mga gwardiya dito na doon sila nagko-construct. Sa ngayon, sir, wala pa po kaming idea kung saan sa dinala or kung sino pa yung perpetrator. Muling pinuntahan ng Santo Tomas PNP ang inuupahang bahay ni na Estelier, pero wala nang taong inabutan doon. Base sa social media post ng League of Filipino Students, kapatid umano ni Estelier ang dating political prisoner at peasant women activist na si Jean Estelier. Mariinilang kinondena ang pagdukot at nanawagang palayain ito. Sa isa namang pahayag, sinabi ng Karapatan Sorsogon na pinagsamang puwersa umano ng 22nd Infantry Battalion at ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army at Santo Tomas PNP ang mga dumukot kay Estelier. Bagay na pinabulaan na naman ng PNP. We have not received any report related to that. Pero kung may mga magsasalita at saka makapakatulong sa amin, we are willing to help them. We strongly deny that allegation, sir. In fact, alam nung kapatid, nung Miss Jen, na pinaliwanag namin sa kanya lahat. We showed her how we handled the case. Sinubukan naming kunin ang panig ng Philippine Army pero wala pa silang tugon. Dagdag pa ng Santo Tomas PNP, nang matanggap ang report agad nilang pinuntahan ng lugar at inimbitahan sa istasyon ng pulisya si Jean Estelier na kapatid ng biktima. Ipinaliwanag umano nila rito na wala silang natatanggap na koordinasyon na may operasyon sa ibang unit ng AFP at PNP. Hindi rin umano natapos pirmahan ni Jean Estelier ang incident report form na kailangan ng pulisya para maisampa ang reklamo. Lumabas din umano na may warrant of arrest sa kasong murder sina Jose Marie Estelier at Jean Estelier pero nakapagpiansa umano. Hindi naman na po bumalik sa station. Kinontak pa po namin, sir. Siguro after an hour nung siya ay nagpaalam. Ang sabi niya na sa kanilang bahay, sa yung nilarantaan bahay. Pinapuntahan ko pa ulit, sir, sa kanila that night. So pagdating namin doon, wala pong tao, sir. So kinontak namin ang kinontak. Hindi niya sinasagot yung aming tawag. Para sana, sir, dun sa aming yung formal complaint. Sa pahayag ng grupong karapatan, na-dismiss na umano ang kaso laban kay Jean at pinalaya ito noong November 22, 2023.
Nagpalabas na ng flash alarm ang Santo Tomas PNP para sa paghahanap kay Estelier at patuloy ang backtracking at follow-up operation nila sa insidente. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Arestado ang 18-taong gulang na lalaki na nagnakaw umano ng motorsiklo ng isang dating government employee. Sa kuha ng CCTV noong madaling araw ng February 17 sa Barangay San Antonio sa Quezon City, kinuha ng suspect ang motorsiklo hanggang sa mailabas ito sa main road. Matapos naman ang ilang araw, nag-backtrack sa CCTV ang QCPD Station 2 at natuntun siya at inaresto sa bahay ng kanyang kaibigan sa Pandi, Bulacan. Na-recover din ang tinangay niyang motorsiklo. Napag-alabang, kakilala at kapitbahay umano ng biktima ang suspect. Iginiit po ng binata na hindi niya ninakaw ang motor, kundi hiniram lamang daw sandali. Pero hindi umubra ang kanyang katwiran, kaya nahaharap siya ngayon sa kasong carnapping. Nagsorry na sa ilang opisyal ng Senado si Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pagpapa-IV drip sa kanyang opisina ng asawang si Mariel Rodriguez Padilla. Kasabay nito, may mahigpit ding babala ang kalihim ng Department of Health sa publiko kaugnay sa issue. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Hindi na mauulit ang ganitong uri ng pangyayari. Tiniyak ito ni Senator Robin Padilla sa ipinadala niyang sulat kanina kina Dr. Renato Sison, Senate Medical and Dental Bureau Director at Senate Sergeant-at-Arms Roberto Ancan. Kaugnay ito ng kumalat na pagpapavitamin C intravenous drip ng asawang si Mariel Rodriguez Padilla sa loob mismo ng kanyang tanggapan. Bagay na ikinagalit ng publiko at binatikos din ni Senador Nancy Binay na chairperson ng Senate Ethics and Privileges Committee. Giit ni Padilla, wala siyang intensyong baliwalain ang patakarang pangseguridad ng Senado at pagrespeto sa institusyon. Wala rin anyang intensyon ng kanyang asawang ipagwalang bahala ang patakaran ng Medical Bureau. Bago ito, kinestyon ni Binay ang pagpapa-IV drip sa Senado ni Mariel Padilla. Kasi ang kinakatakot ko, what if nagkaroon ng problema yung IV drip na ginagawa niya? Ang Senado ay hindi sa ospital, hindi sa clinic. What if nagkaroon ng emergency? I don't think may capability yung Senado dahil hindi nga kami health facility. Sabi ni Binay, napilitan siya magkomento dahil galit ang publiko at gustong paimbestigahan ang nangyari. Bagamat nagsorry na si Padilla, posible pa rin magkaroon ng investigasyon kung may maghahain ng formal na reklamo sa kanyang komite, sabi ni Binay. Nagpadala na rin ng letter of apology si Padilla kay Senate President Juan Miguel Zubiri at Binay. Nauna nang nilinaw ni Mariel Padilla na vitamin C at hindi glutathione ang pina-IV drip niya habang nasa opisina ng asawa. Dapat may yung drip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumagal, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, na hindi ko naman inisipan na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend. Tigilan nyo na yung political issue na yan, nakaka-ano, sa totoo lang. Ang dami nating dapat pag-usapan. Hindi siguro yung ganitong, wala naman tayong alam. Para naman sa iba pang senador. Sa akin siguro, mag-usap si Senator Nancy at si Senator Robin, kung katanggap-tanggap. Yung paghingi ng paumanhin is a sign of being humble. It's a sign of humility. Nagpakumbaba na siya eh. If you ask me personally, nag-apologize na naman yung tao. Bakit pa natin palalakihin ito? Sir, yung kay Senator Robin lang. Oo. Nag-apologize. Pero kahit nag-sorry na ang mag-asawang Padilla, mahigpit na paalala ni Health Secretary Ted Erbosa sa publiko, lumabas sa clinical trials na may ilang side effects at panganib pa rin sa iba ang paggamit ng intravenous vitamin C. Sa mga nakuhaan niya nilang ulat, ang mga taong may history ng kidney disease, may ilang nakaranas ng kidney failure matapos ang IV drip ng vitamin C. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Sa mga aces of fans ng P-pop group na BGYO, na-LSS na ba kayo sa bago nilang single na Patintero? Kasunod po ng kanilang matagumpay na comeback single,
makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng grupo, si BGYO Jello. Hi Jello, welcome sa TV Patrol. Salamat Jen. Nasungkit ng superstar pole vaulter ng Pilipinas na si AJ Obiena ang kanyang ikalawang gintong medalya ngayong taon. Sa basketball, tinambakan ng Vilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Nagpapatrol, Dian Castillejo. Sa simula pa lang, all out na ang pinakitang suporta ng hometown crowd sa Gilas, Pilipinas sa laro nila laban sa Chinese Taipei. Kanya-kanya rin bili ang mga fans ng iba-ibang Gilas merchandise. Chi-chi. Bawat puntos, sigawan ng fans. Here we go, Dwight Ramos with a jam! 26-13 ang score sa first quarter. Abante ang Gilas. Kevin Campau just reading that play. Poposte na naman. Mula roon ay lumobo pa ng lumobo ang lamang. Ang final score, 106-53 para sa mga Pinoy. Right now. JB! Nanguna si Justin Brownlee para sa Gilas, 26 points at 13 rebounds. Sumunod naman si Kai Soto na may 18 points, 10 rebounds at 5 assists. And his coaches, Kai Soto, unstoppable. It felt great, you know, definitely being back on home soil here in the Philippines. You know, I haven't played in front of a Filipino crowd, home crowd. It's been a while, so. It felt great hearing the cheers and all the energy that they always bring. What do you think worked that enabled your team to really come together? I think confidence comes from preparation, and I think we prepared really well. When we got to Inspire, we went to training camp. We trained twice a day. It was tough, it was tiring, but we learned so much. You know, I'm very confident that we all worked together, we all got better together. Ramos and Carl Tamayo. Natapos ng Pilipinas ang unang window ng FIBA Asia Cup Qualifiers na may malinis na 2-0 record. Gaganapin sa Nobyembre ang sunod na Asia Cup Qualifiers. Pero bago yon, sasabak muna ang Gilas sa Olympics Qualifiers sa Hulyo kalaban ng Latvia at Georgia. Aminado si Coach Tim Cohn na marami pa silang kailangan paghandaan. There's only a certain amount of things that we can control, and there's only certain amounts of time we can get everybody together. You know, get Kai and Dwight and AJ from Japan to come in, and so it's not like we can come out and prepare for months or even weeks. Yeah. It's 10 days before we actually play our first game against Latvia. Humataw naman ang superstar pole vaulter ng Pilipinas na si EJ Obiena sa Berlin, Germany. Gold medal siya sa ISTAF Indoor Championships. Matapos lumundag ng 5.93 meters na bagong Asian indoor record. Ito ang pangalawang tagumpay ni Obiena ngayong taon matapos niyang makagintong medalya sa Croatia. Sunod siyang sasabak sa World Indoor Championship sa Glasgow, Scotland sa unang linggo ng Marso. Dian Castillejo, ABS-CBN News. Good news po sa mga motorista. May bawas presyo sa petrolyo sa Martes. Bukas po ito. Namumuro ring mag-rollback ang presyo ng LPG sa Biyernes. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. Dito laging nagkakarga ang delivery driver na si Mang Cayetano. Ito kasi ang may pinakamurang diesel sa buong Metro Manila sa presyong 54.20 kada litro. Kailangan. Kasi ipag mataas ng diesel, mahirap na abutin ang aming boundary at saka kita. Lalo pang pababa ang presyo ngayong Martes dahil may rollback. 95 centavos sa diesel, 70 centavos sa gasolina at 1 G sa kerosene. Pero napansin na naman ng ilang motoristang mas maliit ang bawas bukas kesa itinaas noong nakaraang linggo. Paano eh, kakunti lang naman ang bawas eh. Samantalang kung magdagdag, ang laki. Mas madala sila magtaas kesa magbaba. Pero at least kahit pa paano sila bumababa. Tama ang napapansin ng mga motorista na mas marami at mas malaki ang mga oil price hike kumpara sa mga rollback. Simula sa umpisa ng taon, halos 6 pesos na ang iminahal ng diesel, halos 7 pesos naman sa gasolina. Pero kapag sinuma mo ang lahat ng rollback sa diesel at gasolina, nasa 1.40 pa lang ito. Pero paliwanag ng DOE, hindi naman dapat pantay ang galaw sa presyo ng petrolyo. Kasi iba-iba naman po yung
factors na nagiging dahilan sa adjustment ng produktong petrolyo. Kung halimbawa po, nung mga nakaraan, nagkaroon ng increase na ganito, hindi po natin na-expect na gayon din ang magiging rollback kung sakali. Kaya may net increase pa rin sa presyo ng petrolyo kahit may rollback bukas. Pero hindi lang sa gasolina ang bawas presyo dahil may namumuro ring good news sa LPG sa Biyernes, March 1. Dahil sa ngayon, pababa ang international contract price ng LPG. 50 cents to 1 peso. Maliit lang kasi as of now, $13 lang. Wala pang 1 peso yan. Hopefully, it will still improve yung pagbaba ng contract price. Samantala, hinamon ng Powerful People Coalition ang gobyerno na magbigay ng subsidiya sa mga consumer na masasapul ng mas mataas na presyo ng kuryente dahil sa mga plantang gumagamit ng fossil fuel gaya ng natural gas. Kailangan niyang talikuran yung LNG, yung liquefied natural gas. At in the immediate, dahil mabigat ang magiging pasanin ng mga electric consumers, ano yung pwedeng subsidyo ng gobyerno dito? Bagamat may refund sa paparating na Meralco bill, nauna nang nagbabala ang kumpanya na walang choice kung hindi paganahin ang mga planta kahit pataas ang presyo ng natural gas para hindi mauwi sa brownout ang sitwasyon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kinatuwa po ng ilang kongresista ang pagiging bukas ng kamara sa panukalang legislated wage hike na aabot mula 150 hanggang 350 pesos kada araw. Ayon kay ACT Teachers Party Least Representative Franz Castro, malapit ang 350 peso daily wage hike sa tinuturing aniyang nakabubuhay na sweldo o family living wage. Sinabi po naman ni Gabriela, Party List Representative Arlene Brosas, na isang positibong hakbang na bukas ang kamara na pag-usapan ang mas mataas na dagsahod kumpara sa naipasang 100 piso kada araw na aumento sa Senado. Pabor din si Pasig City Representative Roman Romulo para sa across-the-board wage increase. Tiniyak po naman ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na masusing pinag-aaralan na ng liderato ng Kamara ang panukalang aumento sa sahod. Halos 1 taon mula nang lumubog ang MTA Princess Empress na nagdulot ng oil spill. Hirap pa rin ang ilang mangisda sa Pola Oriental Mindoro dahil sa epekto ng oil spill sa kanilang kabuhayan. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na hindi pa sila tuluyang nakakabangon mula sa trahedya. Nagpa-patrol Dennis Datu. Iba-ibang water sports activities ang isinagawa sa kabilang Ibayo Beach sa Pola Oriental Mindoro. Bahagi ito ng pagsusulong ng lokal na pamahalaan na muling ibalik ang sigla ng turismo sa bayan ng Pola na pinadapa ng oil spill matapos lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress. I now declare. Ilang araw bago ang unang anibersaryo ng oil spill disaster, inalis na ng LGU ang deklarasyon ng State of Calamity sa Pola. Wala nang limitasyon sa pangingisda at sumisigla na muli ang mga bakawan sa marine protected areas na tinamaan ng langis. Pero daing ng ilang mangisda, kahit wala nang nakikitang langis, matumal pa rin ang huli nila. Matalang pa rin po ang isda eh. Gawa po ng oil spill po, bihira na po tumabi ng isda eh. Medyo may amoy pa po yung petroleum gas. Medyo may amoy pa po kaya di po nakakon yung huli ngayon. Matumal pa rin po. Kaya hindi pa po makahuli ng maganda. Sabi ni Paula Mayor Jennifer Cruz, hindi pa sila tuluyang nakakabangon. Nandun tayo sa 70 to 80% na tayo. More or less talagang pumabangon na and naging okay na yung Pola. So syempre, yung ating mga fisher folks, hindi pa nakakabawi. No, kasi dahil dun sa mga nangyari. And yung iba naman natin mga fisher folks is pumasok sa mga constructions. And yung iba naman may ibang hanap buhay. Napunta sila doon sa pagbababoy yung iba. Sa tala ng Department of the Interior and Local Government o DILG, 43,000 pamilya ang apektado ng oil spill sa mga probinsya ng Oriental Mindoro, Batangas, Antique at Palawan, habang nasa 5 bilyong piso ang halaga ng pinsala. 57 hektarya ng mangroves at aquaculture din ang naapektuhan. Sabi ng Philippine Coast Guard, tapos na ang oil spill. Kung mayroon man mga maliliit-liit na lang, hindi na siya significant.
May mga lugar na hindi pa rin pwedeng inuman ang mga tubig niya. Kaya pinatest ulit namin na siguro malalaman this week, malalaman namin ang resulta. Para kay DILG Secretary Benhur Abalos, maraming naging leksyon mula sa oil spill. Let us make sure na lahat ng dadaan na barko ay talagang seaworthy. Lalong-lalo na kung ito'y nagdadala ng mga langis. Napaka-importante nito. I-review ang mga rota rito. Dinumog naman ang pamamahagi ng financial assistance ng iba-ibang ahensya ng gobyerno sa mga taga-Pola. Pero hindi pa rin tapos sa pagbabayad sa mga naapektuhang residente ang International Oil Pollution Compensation Funds o IOPC, ang grupong umaalalay sa mga miyembrong bansa na apektado ng mga oil spill. Sa bayan ng Pola pa lang, sa higit 5,000 apektadong mangisda, nasa higit 600 pa lang ang nakatanggap ng provisional compensation. Sabi ni Oriental Mindoro Governor Hermelito Dolor, sisimula na sa susunod na buwan ang pagbibigay ng full payment. Focus din nila ngayon yung mga affected ng tourism industry. After that, yung natitira natin mga beneficiaries na nag-qualify. But it must be noted na yung lahat ng mga qualified beneficiaries na hindi nakapag-apply before, tinatanggap pa rin ngayon at ready for assessment pa rin. May 2 taon pa mga naapektuhan ng oil spill para maghain ng compensation claims sa IOPC. Dennis Datu, ABS-CBN News, Pola Oriental, Mindoro. Matapos ang oil spill, matinding tagtuyot naman ang hinaharap ng mga taga-Oriental Mindoro. Idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Bulalakaw sa tindi ng pinsala ng El Nino. Nagbabalik, Dennis Datu. Bumunga na ang mga talim na palay ni Jobert, pero sa tindi ng init, natuyo ang sakahan, nagkabitak-bitak ang lupa at namatay ang kanyang pananim. Pati kanyang mga tanim na sibuyas, apektado na rin. Ito lang inaasahan namin yung palay at saka yung sibuyas. Yung pang problema po kung paano mababawi yung gastusin namin. Higit 1 buwan nang tigang ang mga lupang sakahan at natuyo na rin ang mga ilog na pinagkukunan ng patubig. Sa tala ng Municipal Agriculture Office, nasa 27 million pesos na ang halaga ng pinsala sa palayan at 65 million pesos na sa sibuyas. Idineklara na ang state of calamity sa bayan ng Bulalakaw at umaapila na rin ang lokal na pamahalaan ng tulong sa national government para sa mga apektadong magsasaka. Tinamaan na rin ang tagtuyot ang mga sakahan sa bayan ng Mansalay. Ayon kay Governor Hermelito Dolor, 1,000 hektarya na ng mga taniman ng palay, sibuyas at bawang ang tinamaan ng El Nino. Higit 1,000 magsasaka na rin ang apektado. Pagtiyak ng gobernador, may tulong para sa mga apektadong magsasaka kahit na dumaan ang kanilang probinsya sa matinding problema ng oil spill. Tuloy-tuloy naman yung assistance natin ngayon. As a matter of fact, yung procurement natin na may pamimigay nating seedlings para sa kanila at yung alternative livelihood, nakaready na rin ang pamahalaan panlalawigan. Sa Look sa Lubang Island, Occidental Mindoro, sinabi ni Mayor Marlon De La Torre na halos mag-agawa na ang mga magsasaka sa kakarampot na tubig na dumadaloy para maisalba ang mga pananim. Dahil sa natuyo na ang kanilang mga talim na palay, problema ngayon ng Look ang pagkukunan ng bigas para may makain ang 11,000 nilang populasyon. Nag-aalala po ako sa aking mga kababayan na ilang buwan silang magtitiis dahil wala na po kami mabili ditong bigas sa bayan ng Look. Ngayon po nakakalungkot, kami ang producer, kami ngayon ang wala kaming makakain dahil sa epekto ng El Nino. Yun po ang aking kailangan, supply ng bigas. I understand si Mayor po humihingi po ng ayuda. Diyan po papasok yung Office of Civil Defense. Ang OCD po makakapagbigay po ng bigas dun sa mga apektadong farmers and their families. Po ang DA pwede naman pong i-endorse sa DSWD para po sa tulong pinansyal at para po may pagkakitaan sila kasi tuyong-tuyo nga yung mga sakahan sa dole rin para dun sa Cash for Work program. Nasa 200 magsasaka sa Look ang apektado ng El Nino. Dennis Datu, ABS-CBN News, Mindoro. Patuloy ang pag-apula ng mga bumbero sa forest fire sa iba-ibang bayan ng Benguet. Sa Itogon, sumiklab ang apoy sa kabundukang sakop ng Sitio Bonecao at Sitio Dupa ng Barangay Luwakan at sa Sitio Binungaan ng Barangay Tinongdan noong Sabado. Tinatayang 40 hektarya ang apektado ng forest fire sa nasabing bayan.
Mahigit 100 hektarya ng forest fire naman o forest area naman ang nasunog na sa Kabayan. Nakapagtala rin ang forest fire sa barangay Sinakbat sa Bakun na pinagtulungang apulahin ng mga bumbero at volunteers. Nagsagawa na ng aerial survey ang response team ng BFP at DNR para mapagplanuhan ang isasagawang heli bucket operation o ang pagbagsak ng mga tubig mula sa ere. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Benguet, target ng operasyon ang Sitio Papa at poblasyon sa Bukod dahil may mga komunidad na malapit sa forest fire. Samantala, may hanggang 30 hektarya ng kagubatan at damuhan ang nasunog sa 2 barangay sa Mulanay, Quezon na nagsimula Linggo ng hapon. Malayo sa residential area ang sunog kaya walang nadamay ng mga bahay. Ayon po sa Mulanay LGU, madaling araw na ngayong Lunes nang tumigil ang pagkalat ng apoy sa apektadong kabundukan. Para naman sa lagay ng panahon, lumakas pa ang amihan at buong Luzon na ang naaapektuhan nito. Aabot pa ito sa Visayas bukas, pero bahagya lamang ang dalang paglamig nito sa gabi at umaga. Sa rainfall forecast naman ng The Weather Company para bukas, Martes, sa Mindanao may mga dadaang kalat-kalat na pag-ulan. Sa Davao Region at Sulu Archipelago sa umaga at sa Caraga sa tanghali at hapon. Maalinsangan naman sa Cotabato na may heat index o mararamdamang init na 37 degrees Celsius. Makararanas din ng mga dagliang ulan sa Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros at Panay. Buong araw namang mababa ang tsansa ng ulan sa Palawan. Sa Luzon, magdadala ng mahihinang ulan ang amihan sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Oriental Mindoro at Bicol Region. Di naman gaanong mainit sa Dagupan, Tarlac at Kabanatuan na makararanas ng heat index na 35 degrees Celsius. Mainit din sa Metro Manila maghapon at hanggang gabi halos walang pag-ulan. Ibinahagi nina Luis Manzano at Jesse Mendiola ang video ng kanilang church wedding na gaganap sa isla ng Coron, Palawan. Ayon sa celebrity couple, dream wedding nila ito. Present sa espesyal na okasyon ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Sa 8-minute video, maririnig ang pagkanta ni Daryl Ong, kumakanta rin si Angeline Quinto, at sa vow ni Jesse, nagpapasalamat siya sa blessings ng pamilya. Lalo na ang pagdating ng kanilang anak na si Rosie. Nagpapasalamat din si Luis na muli silang nagpakasal sa harap ng kanilang baby peanut. Sinabayan na ng Kamara ang pagdinig ng Senado sa economic charter change. Iginiit naman ng mga senador na nilinaw sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hiwalay dapat ang butuhan ng Senado at Kamara sa Chacha. Nagpapatrol, RJ Cruz. Bago pa makapagsalita ang mga imbitadong eksperto pabor at kontra sa Chacha para sa ekonomiya, nagdebate na ang mga kongresista sa unang araw ng pagdinig ng Committee of the Whole ng Kamara tungkol sa Resolution of Both Houses No. 7. Tanong ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na ka-Constituent Assembly na ba sila? Dahil may limitasyon ang pwedeng saklawin ng isang panukalang batas ayon sa patakaran ng Kamara. Kasi yung RB-87 natin, Mr. Chair, aside from sinasabi nating economic provisions, may nakikita tayo dito na hindi rin namang iba rin yung topic. Like for example, on education, on advertisement, etc. Ibig bang sabihin niyan, without us knowing na kino-convert natin itong Committee of the Whole na pinamumunuan ng Rules Committee ng parang Constituent Assembly na tayo. You can either characterize it as a Constituent Assembly or a legislative body. In both cases, we are exercising our constituent power, meaning the authority and the right of this Congress to amend or propose revision to the Constitution as provided for and as guaranteed by the Constitution. Paglilinaw ni Gonzales, dahil idinaan sa Resolution of Both Houses ang Chacha, kailangang aprobado ito ng Kamara at Senado. Pero giit ni Albay Representative Edsel Lagman, kailangan magsesyon ng sabay ang Kamara at Senado. This Committee of the Whole can never be considered as a constituent assembly. The representatives and the senators will meet
in an assembly, because it is a constituent assembly. They cannot be acting separately. The words jointly assembled is only found in the 1935 Constitution. There is nothing that, there is no mention of the joint assembly in the 1987 Constitution. Muling tiniyak ng mga leader ng Kamara na walang halong politika ang tsatsa nila at ang mga anyendang gusto ng Senado sa public utilities, edukasyon at advertising ang tanging pasok sa tsatsa ng Kamara. Bagun ang ilang economic provisions na pumipigil sa pagpapasok ng mga negosyo mula sa ibang bansa. Mga negosyong lilikha ng trabaho at magpapasigla ng ating ekonomiya. Ito lamang ang pakay natin. Ayon sa mga kongresista, wala silang balak apurahin o pangunahan ng Senado, pero kailangan nilang magsarili ng hearing. We also need to explain this to our constituents kung bakit nagkaganito. So, para magkaroon ng mas magandang output, it is vital for us, for the House, to come up and to have our own deliberations on RBH 7. Nakausap naman ng mga senador si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes. At ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, nilinaw ng Pangulo na hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan. Sabi pa ni Zubiri, nais ng Pangulo na isabay na ang plebisito ng tsatsa sa halalan 2025. Kung gagawin natin yan, bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Basta what is important is very clear din ang gusto ng Pangulo na isabay na lang sa halalan yung plebisito. Para sa ganun, makasave po tayo. Tiniyak naman ng COMELEC na handa sila magdaos ng plebisito kung kailan magkakaroon ng bagong saligang batas. RG Cruz, ABS-CBN News. Pinagdiwang nitong Linggo ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Inimok po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magbasa tungkol sa kasaysayan. Nagpapatrol, Victoria Tulan. Muling nagtipon-tipon sa People Power Monument sa Quezon City nitong Linggo ang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta ng mga biktima ng martial law, pati na ang ilang lumahok sa 1986 EDSA People Power para gunitain ang 38th anibersaryo nito. Bagaman hindi idineklarang holiday ang February 25, sinabi ng National Historical Commission of the Philippines na hindi ito hadlang sa paggunita sa makasaysayang araw. Hanggat maaari po sana ay manatili yung alaala, especially yung naging pakinabang ng bayan after 1986. Ayon kay human rights lawyer Attorney Shel Jokno na dumalo sa replaying ceremony, mahalagang protektahan ang diwa ng EDSA. Democracy can be taken away overnight by the stroke of a pen actually, and that once it's taken away, it's so very difficult to get it back. It's really about remembering what we stood for, what the people stood for in 1986. Values like truth, values like democracy. Kabuhay ang kalayaan! Ginunita rin ang People Power Revolution sa pagsasabuhay ng oath-taking ni dating Pangulong Corazon Aquino sa San Juan City, habang idinaan naman ito sa isang fun run sa Makati City. Nagkaroon din ng concert sa People Power Monument. Sa isang vlog, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magbasa tungkol sa kasaysayan. Tugon niya ito sa liham ng isang estudyante na nagsabing ang mga Pilipino ay may baluktot na ideya tungkol sa politika. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin niyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. Isang prayer rally naman ang isinagawa sa Cebu kasabay ng People Power Anniversary na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagtitipon ay ipinanawagan ang pagtatanggol sa saligang batas. Sabi ni Duterte, suportado niya ang charter change pero hindi ito dapat ipatupad sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. I would support any changes in the constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musurga interest para ugma nila. Pero pag usba ang konstitusyon,
para pabor kanimong namulit ko rin niya kung ngayta pag-usap na termino. Komportable na ta sa unong katuig one term. Let us stick to that. Wala pang tugon ang palasyo, Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tinatayang mahigit 120,000 na residente mula Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur at mga kalapit na mga probinsya ang nabigyan ng mga pangunahing serbisyo sa 12th bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong weekend. Isinagawa ito sa provincial capital ng Sultan Kudarat sa bayan ng Isulan. Kabilang sa mga government services na naihatid ang may kinalaman sa kalusugan, edukasyon at hanap buhay. Nagbigay din ang pamahalaan ng pinansyal na tulong sa mga sundalong namatay sa bakbakan sa Lanao del Norte. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa Pangulo para sa mga serbisyong ipinarating sa kanilang mamamayan. Naging emosyonal ang taunang Screen Actors Guild or SAG Awards sa Los Angeles, California. Ito ay matapos gawaran ng Life Achievement Award si Barbara Streisand na isinalubong ng palakpakan. Habang nagpapayak naman ng ilang artistang umiidolo sa Hollywood legend, sa TV category, big winner ang The Bear. Dahil sa natatanging performance ng cast nito, sa pelikula, wagi si Cillian Murphy bilang pinakamahusay na aktor at ang Oppenheimer cast para sa Best Ensemble, nanalo naman si Lily Gladstone ng Best Actress para sa Killers of the Flower Moon. Taon-taon, libo-libong artista sa Hollywood ang pumipili sa winners ng SAG Awards na kumikilala sa mga pinakamahusay sa pag-aarte. Magandang balita po para sa mga senior citizen. Ganap ng batas ang pagbibigay kada 5 taon ng 10,000 pisong cash gift para sa mga senior citizen edad 80 hanggang 75. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Senior citizens age asahan na ang dagdag na benepisyo para sa mga senior citizen. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11982 kaninang umaga sa Malacañang. Sa ilalim ng batas, makakakuha ng 10,000 pesos ang mga senior citizen pagtungtong nila simula sa edad na 80 at tuwing 5 taon hanggang sila ay mag-95. Pinapalawig nito ang sakop ng Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng 100,000 pisong cash gift para sa mga Pilipinong aabot sa edad 100. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is a support infrastructure that every society owes to its graying population. Pero nilinaw ng National Commission on Senior Citizens na mabibigay lamang ang cash gift sa senior citizen sa mismong taon kung kailan sila tumapak sa edad na 80, 85, 90 at 95. So ang mag-80, mag-85, mag-90, mag-95, ngayong taon na ito ang makakatanggap. And ang measure noon is starting January to December. So, hindi po pwedeng sabihin natin dahil lumampas na ng 80 last year ay makakatanggap ngayon. Hindi po. Yun nga lang, hindi na isama ang 2.2 billion pesos na kakailangan ng pondo para sa benepisyong ito sa 2024 budget. Kaya inaasahan sa susunod na taon na makukuha ng mga senior citizen ang kanilang cash gift. Ayon kay Senator Bong Revilla, principal author ng batas sa Senado, importanteng ngayon pa lang ay magpalista na sa National Commission on Senior Citizens para rito. Lalabas niyan yung supposedly magba-birthday ngayon ng 80, 85, 90, 95, saka yung 100. Importante, magpalista sila at utang ngayon ng gobyerno, babayaran sila next year. Hinimok naman ni Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos ang Philippine Statistics Authority. Nabilisan ang paglabas ng mga national ID, lalo na ng mga senior citizens, para magamit nila sa pagpaparehistro sa benepisyong ito. Republic Act
Kasabay rin pinirmahan ng Pangulo kaninang umaga ang Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act. Mandato ng bagong batas ang pagtatag ng Tatak Pinoy Council na bubuo at magpapatupad ng isang estratehiya para lalong isulong ang mga dekalidad at globally competitive ng mga lokal na produkto at serbisyo. Pinag-uutos din ng batas na bigyan prioridad sa government procurement ang mga serbisyo at produktong Pinoy sa susunod na 10 taon. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. It's not about simply slapping labels on goods and services, but showing their provenance proudly that they are Gawang Pinoy. It is about creating products and services of the highest quality. Hindi naman natuloy ang pagsasabatas ng Magna Carta for Filipino Seafarers gaya ng unang inanunsyo ng Malacanang. Ayon kay Secretary Chelo Garafil, kailangan pa ng mas masusing pag-aaral ang panukalang batas. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Pinahayag ng Armed Forces of the Philippines na pairalin nito ang maximum tolerance sa anumang banta sa West Philippine Sea. Nagbabala naman ang isang opisyal ng Philippine Coast Guard na posibleng dumami ang mga troll at influencer na maka-China sa social media. Nagpapatrol, Bianca Dava. Paiiralin ng Armed Forces of the Philippines ang maximum tolerance sa anumang banta sa West Philippine Sea. Tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na suportado ng militar ang mga operasyon ng Philippine Coast Guard at iba pang Maritime Law Enforcement Agency habang patuloy na ipagtatanggol at ipaglalaban ang suberenya at teritoryo ng bansa. Nito lang nagdaang linggo, ilang beses na namang ginitgit ng mga barko ng China ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maghahatid ng mga supplies sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc, kilala rin bilang Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Nagbabala naman si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea na posibleng dumami pa ang mga troll at influencer na maka-China sa social media. Mapansin mo kung how some of our known influencers, no, I won't be giving names, how they align with the trolls na walang identity. Pareho sila ng ikinikwento, pareho sila ng ina-argue. They are amplifying this kind of disinformation. Naniniwala si Tariela na naging epektibo ang Assertive Transparency Initiative ng bansa o ang mabilis na pagsasapubliko ng mga detalye, litrato at video na mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. More than 70% nga ng Filipino, based on the recent survey, supports the approach of President Bongbong Marcos in exposing Chinese aggression in the West Philippine Sea. The same thing with the international community. No? More countries now are becoming more vocal and supportive to the modernization of the armed forces of the Philippines and even the Philippine Coast Guard. Positibo rin ang idinudulot sa mga mangingisda ng rotational deployment ng PCG at BFAR sa Bajo de Masinloc. Lumalakas na ang loob ng ating mga mangingisda na pumalaot doon sa lugar. Mayaman talaga yung lugar at ang pinakamahalagang dapat natin maintindihan na napakalaki ang papel nito sa ating marine ecosystem. Sabi ng tagapagsalita ng BFAR, ang pagdami ng mga mangingisdang Pilipino doon ay patunay na marami pang isdang maaaring mahuli sa Bajo de Masinloc sa kabila ng pagkasira sa ilang bahagi ng bahura. Nakatakdang mag-deploy ang ahensya ng mga marine scientist para suriin at beripikahin ang sanhi ng pagkasira ng marine environment sa lugar. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nag-inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto sa Metro Manila Subway Construction Site sa Valenzuela City. Ayon kay Bautista, nasa 40% nang tapos ang subway at inaasahang matatapos ang kabuuan ng proyekto sa taong 2029. Pero pag-aaralan aniya nila kung mabubuksan ang unang segment nito ng mas maaga. Dagdag ng kalihim, pinag-aaralan na rin ang pagpapatayo ng iba pang rail system sa Metro Manila. Kasama ang Japan International Cooperation Agency, ang Metro Manila Subway Project ay may 17 stasyon mula Valenzuela hanggang Naia at Bicutan.
Kasabay ng pagsusulong ng jeepney modernization, nanawagan sa kanyang vlog si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tsuper at motorista na maging disiplinado sa lansangan. Bukod anya sa modernisasyon, kailangan baguhin din ang mga pasaway na ugali ng mga motorista sa daan. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstructions. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Ito ang isa sa mga hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga motorista, lalo na sa mga jeepney drivers sa bansa, sa gitna na rin ng isinusulong na PUV Modernization Program. Pero ang tanong, sino nga ba ang totoong pasaway sa lansangan? Sa gitna pumapara, bababa ng pasahero, pipick up ng pasahero. Pagsabihan mo, galit pa. Sabihin, huwag ka na sa likod namin, di mauna ka. Kumaganon pa eh. Lumipad ka. Oo, lumipad ka. Kung gusto mo, huwag mo kami istorbuhin. Nag-aanap buhay kami. May depensa naman ng mga jeepney driver. Hindi lang driver, pati rin pasahero. Kasi yung mga pasahero minsan, magagalit kapag malampas mo lang ang kunti. Pag sinabi nilang para, gusto nila baba ka agad, nandyan ka sa gitna eh. Siyempre nasa ano pa rin, nasa driver pa rin yung control niyo. Hindi pa sa hero ang nasusunod. Siyempre siya yung may hawak ng ano, manibela eh. Para sa akin, mga pasaway talaga mga public vehicle. Kasi karamihan kasi sa kanila naghahabol ng pasahero. Paliwanag ng eksperto, iyon eh dahil sa boundary system nila. Naghahabol. Bawat jeepney, kalaban niya yung kakompetensya niya, yung another jeepney. One for each one is on a survival mode. Naniniwala si Santiago na kung gustong turuan ng gobyerno ng tamang disiplina ang mga tsuper ng jeep, hindi consolidation o modernization ang sagot. Ang importante niya ay ang tama at maayos na dispatching ng mga jeep para hindi nag-aagawan ng mga pasahero ang tsuper na kaya naman anyang gawin gamit ang teknolohiya. Kailangan lang anya ng malinaw na patakaran at maayos itong maipatupad. Sa Olonga po, that happened 40 plus years ago by route. In fact, color-coded yung mga ruta ng Olonga po. And bawat ruta, nag-association sila, nag-disiplina. So it takes a good local government leadership to make discipline happen. Walang pakialam mga LTFRB at the time. Wala rin yung mga tinatawag na modernization, and yet they were able to rationalize the routes. Giit naman ng Office of Transportation Cooperatives na isang sangay ng Department of Transportation, isa ang disiplina sa mga naistugunan ng PUV Modernization Program. Yung disiplina sa sa kalye, o kaya yung pag-improve sa serbisyo sa mananakay, o kaya yung reliable yung biyahe, lahat yan kasama sa programa ng PUVMP. Systematic dispatching. Alam mo yung pagdidisiplina ng ating mga drivers, parte yan ng programa. Wala na tayong boundary system. Magiging arawan na ang sweldo ng ating mga drivers, so wala na yung unahan. Dagdag ni Ortega, sa pinakahuling datos ng OTC, umabot na sa 80% ang consolidation ng mga jeepney sa buong bansa. Posible pa itong umabot sa 85% hanggang sa extended deadline sa April 30. Pero hanggang patuloy na inilalatag ang PUV Modernization Program, ang mga commuter, PUV drivers at mga pribadong motorista, kanya-kanyang diskarte muna pagdating sa disiplina sa kalsada. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Inilabas na ang full trailer ng Philippine adaptation ng K-drama hit series na What's Wrong with Secretary Kim. Si Kim Chu ang gaganap bilang Secretary Kim at si Paolo Avellino naman bilang ang narcissistic boss na si Brandon Manansala Castillo. Lalo namang na-excite at kinilig ang fans ng tambalang Kim Pao, agad din ang trending sa X ang What's Wrong with Secretary Kim PH at tambalang Kim Pao. Ipapalabas sa view simula March 18 ang What's Wrong with Secretary Kim. Bayan, maagang namulat sa trabaho ng amang mekaniko ang isang dalagita mula Geltrias sa Cavite. Kaya sa edad na 15, dinaday na siya ng mga suki para ipagawa ang kanilang mga motorsiklo. Ang kwento ni Angel sa ating KBYN Special. Hi,
Sa halip na gadget, motorsiklo ang pinagkakaabalahan ng 15 taong gulang na si Angel Medina. Naabutan pa ng KBYN na may kinukumpani siyang motorsiklo. Karburador po, kasi po ano eh, may tubig yung gas. Opo, kailangan po linisin. O kaya po namumugak. Parang kinakapos po sa gas. Sa edad na 10 taong gulang, natutunan ni Angel na magkumpuni ng mga motorsiklo. Nahiligan ko na po maggawa ng ganito sa, dahil nakikita ko sa papa ko po. Sa pag-aabot ng mga tools, pag hindi ko po alam, tinatanong-tanong ko po muna sa papa ko para yun po, malaman ko kung ano po ba yun. Nagmamay-ari ng motorcycle repair shop ang ama ni Angel. Angel, okay na? Patapos na, tay. Kaya sa halip na gumala, dito siya madalas tumambay. Iba't ibang klaseng motor din po kasi nakakaya kong gawin. Pag nakita ko pong ginawa ng papa ko. At sa murang edad, meron na siyang mga suki. Madali bang gawin yan? Madali lang po. Hindi rin alintana ni Angel kahit na maggrasa ang pagiging mekaniko. Nadudumihan naman po pero hindi naman po kailangan mag-arte. Tinuturing naman ni Angel na isang biyaya ang pagkakaroon nila ng repair shop. At pati na rin ang kaalaman niya sa pagmimekaniko. Po, nung natutunan ko po ito, hindi na po gano'n nahirapan yung papa ko sa paggagawa. Tulong din po sa pamilya namin. Masaya rin po kasi dito ko po na-explore yung kakayahan ko. Po, anong problema? May tubig yung gas, tay. Okay. Nakaya nag-ano? Namamalya? Opo. Ilang minuto mula siya ginawa? Mga 30 minutes po. Pambaan na po. Malaki pong tulong si Angel sa akin. Lalo na po pag nagkakaroon ako ng sakit, yung magawa-gawa siya rito. Pero baga sa ano po, hindi ko naman po siya pinababayaan na pinipilit na gumawa. Baga sa kung anong gusto niya lang po. Proud ako na napalaki ko yung mga anak ko nang maayos kami ng asawa ko. Pero kahit abala sa shop, hindi pinababayaan ni Angel ang kanyang pag-aaral. Ang kukunin ko pa po kasing course eh, yung sa aircraft mechanic technician po. Parang ganito na rin po kasi yun eh. Para pagdating ko po ng college, may alam na rin po ako. Parang ito na rin po yung pinakaumpisa ng pangarap ko. Sa mga kaedad ko po dyan, mapalalaki, mapababae, tumulong po tayo sa ating mga magulang kasi po doon din naman tayo kumukuha na kung ano-ano pang mga gusto po natin. Mataas ang pangarap ni Angel. Aircraft mechanic. Kasalukuyan po ay grade 9 student sa isang pampublikong paaralan si Angel, pero kahit tutok sa pag-aaral at pagmekaniko, nag-i-enjoy pa rin siya on dalagita sa kanyang kabataan. Para po sa kanya, ang kanyang hilig sa pagkutingting ng mga motorsiklo ay pundasyon para sa pinapangarap niyang profesyon sa hinaharap. Saludo po kami. Saludo kami kay Angel. Ipagpatuloy mo yan, Angel. Malapit sa puso ng LGBTQIA+ community ang kantang sirena ng singer-rapper na si Glock 9. Pero ngayon, mas lalong lumalim ang kahulugan ng kantang ito. Para mismo kay Glock 9, exclusive nagpapatrol, MJ Felipe. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Taong 2012, nang unang marinig ng buong mundo ang kantang Sirena ni Glock 9. Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Umatok ang kanta, pero aminadong kabado siya noon. Nung i-release namin yan, takot na takot ako. Takot na takot ako dahil ayokong makainsulto ng tao. Alam ko kasi na nung sinulat ko yan, hindi ko chinelas o sapatos yung suot-suot ko. 12 taon na ang nakakaraan, pero sariwa pa sa isip niya ang mga unang reaksyong natanggap. Minsan nag-guest ako sa show sa ABS, no? Isang bouncer. Bouncer? Idol, salamat ah. Ganun. Sabi ko, bakit? No? Kasi anak ko si Rena rin eh. So nung narinig ko yung kanta mo, na liwanagan ako. Ngayon, gay anthem o theme song na ng LGBT community ang Sirena. Niyakap at minahal ng komunidad ang matapang na mensahe ng pagtanggap. Pero ang hindi inaasahan ni Glock 9, ang sarili niyang komposisyon ay magiging salamin ng kanyang tunay na buhay.
Bagay na ibinahagi niya sa kauna-unahang pagkakataon. My son is gay, no? Nung sinulat ko yun, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung gaano ko siya kamahal, di ba? And I know, hindi naman ako masyubis eh. Pero I think, para sabihin ko to now, ako ay proud na proud sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano amang ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Kaya parang lahat ay nalilito. 8 taong gulang ang anak ni Glock 9 nang isulat niya ang sirena. At nagtapat ito sa pamilya noong 2022. Minsan iniisip ko, it's how life parang gives you hints of magic sa here and there, di ba? Nung natapos ko yung sirena, hindi ko na maalam eh. No? And then, I don't mind. Anak ko yun eh. Ako'y proud na may anak ako, nakatulad ni Daniel. Mahal ko ang mga anak ko and gagawin ko lahat para sa kanila. Pwede sinusukat ang tapang at ang bigote sa mukha dahil kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Ang obrang sinulat ni Glock 9 para sa komunidad, ngayon, pamana na niya sa kanyang anak. Ako'y isang sirena, kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. MJ Felipe, ABS-CBN News. Abangan ang buong panayam ni MJ Felipe kay Glock 9 at Gary Valenciano sa sa news.abs-cbn.com at sa ABS-CBN News YouTube channel. Okay. Hello. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Thank you. Yung ano ba ibig sabihin ng BGYO? B stands for becoming the change. Going further, you and I showing the world what it needs to be. Originally Filipino. Oh, nice. Aba, nice. Pero alam parang bagyo ang dating talaga. Yung KBYN, diyan ako nagkaroon ng idea. Kayo pala ang inspiration ni Kabayan, ha? Talaga? Yung Kabayan, isang word lang, di ba? Yes. Pinahaba ng KBYN. Parang isang napakahaba pala ng meaning yan, ano? Dapat may meaning ka rin KBYN. Lagyan mo na ng meaning. Hindi na, wag na. KBYN, dumami pa eh. Sa kanilang marami. So, doon ako nagkaroon ng idea. Doon kami nagkaroon ng idea pala. BGYN. Kaya pala, hindi nalalayo. Oo, parang hindi naman kayo nalalayo. Pwede daw 6 members. KBYN. Kung ano yan, magkaano yan. Kala ko yung KBYN, bagyo. Hindi pala. BGYO. BGYO po. Bagyo. Ayun ba? May ganun grupo? Hindi, wala. Anyway. Ayan, thank you, ha. Thank you. Thank you so much. Thank you. Salamat din po. At sana ho, nako ha, balik-balik ka lang dito. Mm-hmm. At dinumog kami ng napakaraming fans mo. Balita ko, meron kayong bagong-bagong hit, ha? Ano yun? Yan yung ano. Ano yun? Yan yung hindi na, hindi na nilalaro ngayon. Yung mga kabataan. Ano? Patintero. Kasi ang mga bata, wala nilalaro ko yung mga gadget niya. Hindi katulad nung kabataan na pa-patent. Pasi si Katin uli ng ano, BGYO. Muslim mo. Ganito, sample. Okay, go. Pwede niyo po asabi yan. Ako na tayo. Ay, hindi, ganun. Palita lang ang bawian. Wala kang makukuhang premyo. Yabang lang nakarapatan. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. Tara na't magpatintero. Please support our comeback single, Patintero, out now on Spotify and all digital streaming platforms worldwide. It's composed by Julius James Jumbo de Belen and John Michael Conchada of Flip Music. Nice. Please watch our official music video only on BGYO YouTube channel. Follow our social media accounts, BGYO_PH and ABS-CBN Star Music for updates. Yeah. Bye-bye. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.
Magaling, magaling. Oo. So, sandali, parang magtabi nga kayo. Bakit? Para kayong taga-ibang bansa. Di ba mukhang ano? Koreano. Oo nga. Diba? Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Magandia. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez. At ako naman po ang inyong kampayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan. Kabayan! Kabayan!